buhay. This is Mr. Criminology, and hope you are learning something with our videos concerning criminology. Today's video, we'll be talking about the part 2 of the fundamentals or the core theories inside criminology. If you find this video beneficial, kindly subscribe, like, and share, and comment down below if you have requested topic that we can do for you. Now, last video, we talk about two theories. We are done discussing number one, the demonological theory, and number two, we are done with the classical theory. Today's video, we'll be talking about the third one, which is the neoclassical theory. So, neoclassical theory is anchored with, actually, it is an extension theory of the classical theory. It is also anchored in the belief of free will. Accordingly, it is believed that, yes, man is a rational being, is an intellectual being that has the capacity to think first before he will act. So, sabi ni classical, kagaya ni neoclassical, ang tao daw ay nag-isip na, nag-calculate na between the pain and pleasure na pwede niyang tanggapin. Pleasure, yung kanyang makukuha sa kanyang pag-commit ng crime, and the pain symbolizes yung magiging punishment or penalty niya sa kanyang krimen na gagawin. So, pinaniniwalaan din yun ni neoclassical theory. Kung si classical theory, ang approach niya in dealing with crime is about more of retributive. Ang approach naman nitong si neoclassical is more on just dessert. Ibig sabihin, bibigay mo yung proportionate na punishment doon sa crime committed. So, meron siyang mas magandang pamana na hanggang ngayon si neoclassical ay nagpapatuloy pa rin sa panahon natin. There are two things. First, na kanyang pinakapamana is the word exemption. Okay? Which is the exemption of number one, si child mula sa criminal liability. Ang sabi niya, tama naman daw na ang tao ay merong free will at dapat parusahan dahil pinag-iisipan niya ang kanyang action. Pero sabi ni neoclassical theory, ang bata ay walang kakayahan to fully measure or calculate between good and evil and yung pain and pleasure. Hindi niya daw totally makalculate yan. Kaya sabi niya, kinakailangan daw exempt ang bata mula sa criminal liability. The second na kinakailangan naman daw na exempt dito is those who are lunatics or those who are insane. Kagaya ng bata, dahil ang taong ito ay lunatics o merong sakit sa pag-iisip, hindi rin niya ma-fully calculate yung good and evil, the same time yung magiging outcome ng kanyang action. Kaya nga sabi niya, dahil baliw ang taong ito, pwede siya mag-incur ng civil liability, pero more of sa criminal liability, kinakailangan exempted din daw ang lunatic. So, sa exemption, kaya nga sa ating batas ngayon, meron tayong exempting circumstances. Kaya nga, mababakaso pa rin itong si neoclassical. That's why for me, at sa board exam, lagi pa rin yung lumalabas. The second na primary pamana or iniwanan o defining work ng neoclassical theory is the word mitigating.
mitigating or mitigation. It means na to make it less serious. Dahil nga daw bata, tsaka lunatics yan, dapat daw lesser daw o mas magaan ang magiging hatol or dealing nila pagdating sa mga bagay na ito. No wonder, kahit sa batas natin, Philippine law, meron pa rin tayong exempting circumstances and also mitigating circumstances. Kaya I believe nakaukit talaga si neoclassical theory sa ating criminology. That's all for now about the neoclassical theory. Hope kahit paano naunawaan mo kung tungkol saan ang teoryang ito. Again, for the part 3 of this core theories about criminology, watch out for the positivist theory na ating pag-aaralan. Again, this is Mr. Criminology. Gusto ko sabihin sa iyo na pagpalain ka nawa ng Diyos.